Hi everyone, good morning, chup chup mama. So eto na naman tayo guys, nasa bundok na naman tayo. Nakita nyo sa likod ko, sobrang foggy niya. God, tingnan nyo, pagkagising ko araw. Ngayon, ang bilis ng panahon. Uulan na naman, palagi talagang umuulan dito. Yung foggy Kita nyo? Nagda-down na yung clouds. Yun. Kasi nga, maglilinis ako dito, guys. Maglilinis. Ako kasi sobrang, linisan ko dito. Sobrang dami ng, grass. Sampot. Tapos, pipick upin ko yung, oh my God! Yung foggy. Look at. Tumatakbo na. Mapunta sa akin. Kasi guys, maglilinis dito kasi sobrang madumi na kasi ilang na kami sa city, ilang buwan kami dito sa city kaya hindi nakapaglinis dito. Tapos yung grass, nag-grow na siya. Kailangan ko siyang linisin. Ganon. Kailangan nating linisin yan. Yung stand natin, ipa-stand natin. Ganon, para makita niyo yung view. Yeah. Sike, chike, ren, ten, ten. So, ito guys, maglilinis na tayo. Yan, si Jill Car. So, ito. Yung view nga natin, patingnan natin. Sobrang muddy. Sobrang muddy, guys. Sobrang muddy siya. Tingnan niyo, 'di ba? So pipick upin ko 'tong mga plastic. Tapos mag-store tayo while I'm picking up garbage. Yum yum. Si Liam yum yum gikay naglaag. Lagan. Yum yum. Ede. Tita. Yan si Liam mo. Tapos guys, parents rebel tayo sa mama ni Aksel. Yes, kasi dami kasing nagtatanong na ipapakita ko daw yung mama at daddy ni Aksel. So, alam niyo naman na yung stepdad ni Aksel is patay na, 'di ba? Kasi na cancer 'yon. Yung mama na lang niya, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga mukha nila. Tapos nag-aas na din ako ng permission sa asawa ko kung pwede ba i-upload ko yung mukha ng mama niya at tapos yung papa niya sa YouTube kasi hindi kasi sila katulad sa atin no, na mahilig mag-selfie, mahilig mag-upload. Hindi sila katulad sa atin. So, kailangan ako na, para secure na hindi magalit, mag-ask ng information. Okay na. Pakita ko sa inyo. Tapos, bago dyan, magkwentuhan muna tayo. Tingnan nyo nga, nagpaano ako guys ba? Nagpag-ganda-ganda na akong nails. Pag-uwi ko dito, kasi sabi ng tindira, di ba no? Na anong daw ng nails 140 itong binabayaran ko ang papanails kasi daw mag-stick longer kasi katinong nails so itong ginagamit ko kasi alam niyo naman pag nasa bundok para hindi matanggal agad so ang bilis palang naitanggal tingnan niyo ubos na wala dalawang araw lang to naubos ng pero ngayon lang ako magpipick up ng basura pero bakit ito naubos? Dali kasi niyang maupak. Dali niyang maupin ba? Mabungkag kung saan na siya, madamage. Yung 60 pesos yung nasa paa ko, buhay na buhay pa. Baka expire na talaga ito, no? Expire na. Okay lang kasi magpupulot lang naman ako ng basura dito. Sobrang madanlog siya, guys. Madanlog lagi eh. So, magpunit na tayo ng basura. So, yung nagpunta ako sa Norway, guys. Dalawang beses ako nakapunta sa Norway, ha?
Sa dalawang basis na yon, kaisa lang ako nagbisita ng mama niya. Kasi, kaisa ko, is, one time lang ko lang na-meet yung mama niya ba? Kasi, ano? Oh, sus. Kasi malayo kasi yung parents niya. Malayo, kaya, you know, mas malayo pa sa mag-drive ka sa city, ay galing dito sa amin, mas malayo pa. Nasa, yung mama kasi niya, nasa Prosgran. Malayo yun, nasa Big City. Big City ba, like Cebu, ganun. Tapos, yung asawa ko, na, nakatira sa ano, sa North, sa Prosgran, sa Hashta. So, pag mag-drive ka, kasi palagi naman talaga silang nagda-drive. Pag nag-drive ka, ano yan? Mga 2 days yan nagda-drive. 2 days kang nagda-drive papunta sa mama niya. Kaya nga, hindi siya bumibisita palagi sa mama niya kasi sobrang layo. Hindi kasi katulad sa atin na, ano, pag may asawa ka na, nakatira pa ka rin sa mga magulang mo, or yung bahay mo, malapit lang sa magulang mo. Sa kanila, layo talaga. Yung iba kasi, mas prefer nila na mas malayo. No, ganon. So, yun lang punta ako guys, ganito ah. Sabi ko, tanong na tanong pa ako sa asawa ko kasi sabi ko sa kanya, tatanggapin ba ako nang mama niya at papa niya kasi tingnan niyo naman ang hitsura ko, di ba? Ito. Walang ilong. Tapos may kayumangge. Tapos maliit. No? So worried na worried ako kasi baka hindi ako magustuhan ba. Char. So tanong na talaga palagi ko talagang tinanong. So yung mama niya palagi talaga yung tumatawag kang Aksel, palagi yung tumatawag kung malayo sila. Tapos pinapakita na sa asawa ko yun, na tumatawag, tapos nakipagpintuhan sa akin, ganon. Para hindi ko pa rin alam sure na kung magustuhan ba nila ako pagbibisita sa kanila ba. So ganon, yun na nga guys, yun na yung araw yun. Bibisita kami sa mama niya kasi sabi ko bibisita tayo. So ayun. Kasi timing naman talaga na nagdo-drive yung asawa ko. Yung lipat bahay ba? Tapos ikaw nang magkagarga sa mga bagay. Malaking sahod yan guys. Hindi gano'n. Pero mas maganda yung sahod ng ganun ba? Yan. Tapos guys. So papunta na kami doon. So tumatawag na naman yung mama niya. Sabi ng mama niya is, ano daw ang paborito kong pagkain? Ano daw ang gusto kong kainin? So, ayun na nga, wala kasing dried fish, wala kasing bulad sa Noro. Mahal kasi yung dried fish in Norway. Akala niyo ha, yung dried fish wala sa Norway. Meron yan, pero mahal. Bebe! Love, love! Wow, smile, smile, list niya. Malamig kumutay eh. Kalamig ka pa ako ni Moay. So, yan guys. Oh. Sagot-sagot pa ni Liam eh. Tapos guys, sabi ng asawa ko, gusto ko chicken. Tapos, tuna. Tapos, rice. Oh, rice. Rice. Mama go to and eat rice. Ha? Gusto talagang sumama ni Liam sa pag-story ah. Gusto mong sumama? Di ba na to? Ha? Oh! Yes, I'm talking about them. Ay! Oh. What? You wanna include in the video? Mama cleaning man? Mama cleaning? Tawang-tawa si Liam guys. Tapos guys, ano? So pagdating namin nun,
Ganito ako, para akong kahoy ba? Para akong kahoy, ganun ako. Pagdating, pag open sa door, ganito. Oo. Pag open sa door, ganito ako. Kasi, nahihiya ako ba? Nahihiya ako. Tapos, biso-biso. Biso-biso nina ko, ha? Halos yung puso ko is, ano na, bira, bush! Sumabog, tapos, ano, tawa-tawa ka, Jilkar. Sumabog. At tapos, pagdating ko doon, kasi naman, yung mga magulang niya, katulad din ng parents ko, no? Yung mama at papa ko, hindi doon magaling sa English. Yun, mga basic lang. Katulad din yung mama niya. Yung mama ni Aksel is basic lang din yung sa English niya. Hindi ganong, ano ba, hindi ganong nakaintindi ng English. Tapos, yung dad niya is magaling naman. So, yung dad niya at ako is magka-communicate kami, magka-kwintuhan. Tapos, yung mama niya ay hindi ganong kasi hindi yung katulad ko yun ng mama ko ba, hindi ganong makaintindi ng English. Tapos guys, pagdating ko doon, okay na, naupo na kami, nagkwentuhan na kami. So, halos hindi bumuka yung bibig ko kasi nahihiya talaga ako. Nahihiya ako. Uy. And then guys, kainan na. Naghanda na. Kasi sa Norway, hindi talaga pwedeng ano, bisita ka talaga. Yung mama talaga niya yung magluluto. So, nag-stay kami doon ng 1 week. Ay, kumakain kami sa labas. Tapos, exa-shopping kami. Ah, di ba? Buwangga! So, sobrang saya nila na nakita nila ako. Ah, sobrang gustong-gusto nila. Proud sila sa akin. Grabe. Parang spoiled ako doon ah. Yun. Yung asawa ko, walay na yun. Ko na yung nasa center of the discussion. Kuchang! Tawa-tawa si Liam. Tapos guys, ano? Yung inanda ng pagkain ng mama niya, lunch yun. Lunch siya. Alam niyo yung lunch? Yung lunch kasi sa Norway, hindi rice. You wanna come? Oh, kamer. Hindi rice yung lunch kasi bread lang yon yung pagkain lang, bread with something. Oh, come here. Bread and then something with fish, ganon. Hindi katulad sa atin with soup, something. Ganon guys, so. Yung inanda niya, ang mama niya, rice, tapos tuna, pichay, canned tuna. Gusto mo sumama ah. Oh, patingin-tingin pa sa camera tong anak ko. Ginagan. Oh. Gusto mo sumama ha? Rice, tuna, tawa-tawa ka pa ha? Tapos ano? Chicken. So, tapos merong bread of course. Oh, merong bread. Marunong kang sumagot ha? Tapos guys, ano 'yon? So, yung tadi niya is na-shock kasi pinakain siya ng rice ng mama niya. Hinaihan siya ng rice. Ganon. Sabi niya, uy, rice. Lunch natin, rice. Natatawa ako. So, binigyan ako ng tuna. Kasi, tapos pag kumain, alam niyo naman na kami sa bundok kasi halos lahat, lalo nat ako is yung pag kumakain ako nakabuka yung bibig ganun ba? Ganun parang baboy. Para akong baboy pero nag-adjust na ako noon. Kumain ako hinihinay lang guys. Easy lang pag kumain ako kasi ganun kailangan yung kumain ka is yung bibig mo naka-close ganun. Ganun. So kain ako nang ganun. So, patapos kumain, hindi na ako kumain ng ano. So sabi ng daddy niya. Sabi niya ng daddy niya na yung stepdad niya na ano, kahit hindi masarap yung pagkain, masarap man hindi, kailangan palagi ka mag thank you or mag
Sabi na masarap yung pagkain. Thank you. Hindi. It's muddy, baby. You go to Tita. Oh. You will not go down. Oh. It's muddy. Muddy, man. Muddy. Water ka. Go to the water ka. You play the water ka. So, ganun, guys. So, mabait sila, guys. Mabait. Sobrang mabait ng feelings niya. Ay. Lalo na yung stepdad niya. Pero, yung real dad kasi niya, is hindi kami nag-meet kasi, ano naman, nasa, patay na yun eh. Patay na ata yun, or sadyang, hindi lang talaga sila, ano, wala silang contact ba, na ganon. So, yun lang yung family, pero hindi kami nakapagbisita ng, ano, ng mga aunties niya, mga uncles, kasi hindi yung katulad sa atin dito ba na, ano, very close sa isa't isa. Usually, close naman talaga yung mama niya sa mga sisters niya, pero kasi hindi sila katulad sa atin ba na kapag may katulad kailangan lahat talaga ibisita ng bahay-bahay, ganon, pero sa kanila hindi kasi yung oras kasi nila is limitation, tapos nagtatrabaho sila lahat-lahat nagtatrabaho, so ganon, hindi na yung priority yung chismis. Ayan. So ito na lang mukha ng mama at papa niya, ayan. Ito lang talaga yung picture na ito. Ito lang talagang meron ako kasi ako, nahihiya din ako na kasi hindi, alam yun man, hindi sila mahilig sa Liam. Hindi sila mahilig sa mga selfies ng ganun. So, ginawa ko na lang yun para sa memories. Sobrang bait nila, no? Tapos, spoiled ako pang Christmas. Binibigyan akong present. Christmas, summer, New Year, brah. Madami pa guys, sobrang daming binigay. Hindi sila mayaman. Nasa ano lang sila. Hindi sila mahirap. In the middle class lang ba? Yon. Sobrang bait nila. Hindi katulad sa ating mga Pinoy, no? Na kung katulad ko, ako mahirap lang. Tapos yung nakagusto sa akin is mayaman. Tapos hindi ka gugustuhin ng parents nila kasi mahirap ka lang. Yon, kakaiba kasi doon kasi kahit ano ka, kung bet ka ng anak nila, kung gusto na gustuhan ka ng anak nila, so very good, so no problem at all. Hindi katulad sa Pilipinas na kailangan ano, level na level kayong dalawa, maganda yung trabaho sa kanya, may daming trabaho sa iyo, para ano, good. Yung iba kasi ganun, di ba? Yung iba halos talaga ganyan. Pero pagdating sa ibang bansa, kung yung anak nila is nakagusto ng ganyan-ganyan, so, okay, tatanggapin nila kasi, ano naman, wala naman silang paki ng mga ganon-ganon. So, ganon lang yon. Huh. So, okay na. Dahil, ano na, magkukontinue na ako ng maglinis kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi wala akong sako. Kailangan ko ng sako para lagyan ko ng mga basura dito. So, isa-isahin ko muna itong paglinis guys, kasi pag matapos ko naman itong malinis is ano naman ako, pupunta na naman din ako ng baka tumawag naman yung doktor, tapos magpa-opera sa asawa ko, tapos maiwan naman dito, tapos ano, yung mga ano, go-grow naman. Pero hindi pa ako magtatanim ng mga bulalaklak, no? Kasi allergic kasi yung asawa ko. Sabi ko sa inyo before, allergic yung asawa ko sa mga bulaklak. Yung mga allergic na siya sa mga ganito, mga grass. Yung minsan yung iba dito is naka-allergic sa kanya. Oh, ganon yun guys, ganon. So, yun na. So, yun. Salamat sa pag-watch sa aming video. Ito na yung request nyo. Ito na yung mama niya. Ito na yung papa nyo. Oh, Wyla! Uy, ikaw nang manggal na. Okay? Bye-bye. Yes, Liam. Thank you guys for watching. And enjoy the view of my back. Foggy, foggy day. Dun, 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 dun.